Mga Chinese national team player ng China hindi pa rin makakalimutan ang ginawa sa kanila ng Pilipinas. Pinaulanan ng tres ni Jordan Clarkson at strong group Philippines take over ba sa Jones Cup? Dwight Howard posibleng bumalik sa Pinas. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Matapos ang ilang taong pagiging powerhouse team sa Asia at patuloy na pagbuli sa ating mga Pinoy sa Asian basketball scene, ay walang duda na dinomina natin ang China this new era. Nagsimula ito noong 2021 kung saan ay nagkatapatan ng gilas sa China para sa isang tune-up game bago tumungo sa OQT ng FIBA sa Belgrade, Serbia. Though friendly game lang ito, pero alam nating lahat at even nga mga malalaro sa practice game na yon na merong nakataya sa game. Dito nga unang ginulat ng Pilipinas ang China gamit ang ating mga young players with young player na naturalized player Ange Kwame. Nakahabol lang ang mga ito sa isang buzzer beater shot kung kaya't naitabla sa 79-0 ang laban. At since tune-up game lang ito, kung kaya't hindi na ito'y tinuloy. Fast forward sa 2023 FIBA World Cup kung saan ay nagkatapatan muli ang Pilipinas at ang China. Dahil hindi lang natin sila tinalo kundi tinambakan pa ng 21 puntos. Partida dahil sa laban na yon ay gumamit pa ng naturalized NBA player ang China sa unang pagkakataon. Ito nga ay si Kyle Anderson na isa ngayon sa mga malalaro ng Timberwolves na may malaking tulong sa kanilang playoff stint at ang huli ay sa nakaraang Asian Games kung saan ay may kukonsiderang hari ang mga Chino ay niyari pa rin natin sila sa tapat mismo ng kanilang home crowd. Masakit na comeback ang ginawa ng Pinas sa China at tinalo lamang ng 1 point. Tinunaw ni Brownlee ang malaking kalamangan ng mga ito sa 4th period at tinalo sa dulo. Pero tila hanggang sa ngayon ay hindi pa nakaka-move on ang mga Chinese, especially ang mga malalaro ng mga ito sa nakakakilabot na sinapit nila sa kamay ng ating pambansang kupunan. Sa video nga na ito na in-upload ng dalawang Chinese page sa Instagram ay kinakwento ng mga Chinese players ang ginawa ng Pilipinas sa kanila sa nakaraang World Cup. Kasama na nga dito ang pagpapaulan sa kanila ng tres ng ating NBA kababayan na si Jordan Clarkson na kumamada ng 34 big points sa laban na ito. Sa ngayon ay tila lipas na nga ang pagiging powerhouse team ng China kung saan ay maliban sa paglampaso sa kanila ng Pilipinas ay naangatan na rin sila ng Japan National Team bilang best Asian team finisher sa World Cup. Gusto mo bang kumita habang naglalaro? Dito lang yan sa pinaka-legit na betting site sa mundo na 1xBet. I-click lang ang link sa ating pinned comment at mag-register. Ilagay lang ang promo code na PLAYW1X para makakuha kayo ng up to 6,000 pesos bonus sa inyong first deposit. Pwede kang tumaya dito sa kahit anong sports, lalo na sa basketball, NBA, PBA at marami pang iba. Meron din silang iba't ibang mga online casino games. Sobrang dali lang mag-withdraw at mag-deposit dito using your GCash or bank transfer. Kaya subukan na ang inyong swerte sa 1xBet. Samantala, maliban sa FIBA OQT ay may isa pang basketball event din tayong aabangan. Ito nga yung 43rd Jones Cup. Kinumpirma na nga ito ng CTBA na namamalakad sa nasabing basketball event. At since magiging busy na ang ating national team sa FIBA OQT kung kaya't hindi na nila mahaharap ito. Dahil dito ay dapat may isang grupo na pupwedeng sumalo ng ating partisipasyon. At usap-usapan nga ng ating mga kababayan sa ilang mga basketball groups and pages online ay subukan sana muli ang strong group. Lalo na tila may parandam pa ang head coach ng SGA na si Coach Charles Chu ukol dito. Well, kung sakali na sila nga ang mag-take over ng Jones Cup ay posibleng hindi na hahanap pa ng ibang mga malalaro mga ito at muling idadala ang squad na ginamit nila sa Dubai. Though may ilang mga malalaro posibleng hindi na makasama ay marami tayong mga option lalo na sa ating mga malalaro sa kolehiyo. Nakilalang Strong Group Philippines na dating Mighty Sports sa pagbuo at pagdadala ng mga malalakas na lineup sa Dubai na pupwedeng magamit natin sa ilang mga international competitions. Kaya tabangan natin ang mga updates ukol sa balitang yan sa mga susunod na araw.